Sa pagpasok nga ng ikalimang linggo ng MPL Season 8 regular season ay ating natunghayan ang mga naglalakasang mga jungler o core ng iba't ibang mga koponan na kung saan atin ngang aalamin sa araw na ito kung sino na nga ba ngayon ang core ng Pinas na matatawag. Ngunit hindi nakatulad sa mga nakaraang pagpili ay mismong sa stats na tayo nagbase. Dahil sabi nga nila, stats don't lie, na kung saan aking ipapaliwanag kung paano tayo gumawa ng ating listahan para makapili kung sino ang pinakamalakas na core ngayon sa MPLPH, dahil marami na ang nagbago kabatang at yan ay aking ipapakita sa inyo ngayong araw. Pero teka, bago ko ituluyan kabatang, maraming salamat sa pagdaan mo dito sa ating channel. At kung magustuhan mo ang video na ito, please mag-subscribe ka na para sa ating mga future uploads. Kaya ohohoy! Ano na kabatang? Balita ko, gusto mo ng balita? Itabi mo at ako na, kaya ano pang inaantay natin? Tara! Unang-una, nais ko munang ipakita sa inyo ang ating basehan sa pagpili ng ating mga top core ngayong week 5. Dahil sa website ng MPLPH ay ating makikita ang players statistics na kung saan ito yung mga nagawa ng ating mga manlalaro. Kung saan nagbigay ako ng percent sa bawat stats, katulad na lamang ng mga stats na makikita mo ngayon sa iyong screen. Dahil ang total kills ay may 10%, average kills 10%, total deaths 10%, average deaths 10%, total assists 10%, average assists 10%, at ang naiba ay ang average KDA na may 20% at kill participation na may 20% rin. Kung saan ang total nito kabatang ay 100%. At syempre kung sino ang mas nauuna, abay syempre siya yung makakatungtong sa top 1. Kaya naman wala ng paligoy-ligoy pa at puntahan na natin ang ating top 8 core ng Pinas ngayon base sa kanilang stats. Kaya naman sa ating top number 8, si Maya Danielle Chu, o mas kilala bilang si Chu ng TNC Pro Team. Ang team nitong si Chu ay kasulukuyang nasa pinakaibaba ng standing natin ngayong regular season, na kung saan sila nga ay may 7 games na ngayon at 2 lamang ang kanilang naipanalo, kung saan ang dalawang ito nga ay ang koponan na NXP at ng Bren Esports. Pero matapos nga nang sila ay manalo sa Bren, ay dito na nila sunod-sunod nakuha ang lose streak magmula sa iba't ibang mga koponan. Si Chu ay may 49% lamang na stats kung pagbabasehan ang lahat ng ating mga nabanggit kanina na naging dahilan para mapunta siya sa ating top 8. At kung nagtataka kayo kung bakit hindi naglalaro ang kanilang XP laner na si Trimar TC, ito lang naman ay dahil hindi nito na ibibigay ang magandang laro niya sa tuwing sila ay nag-i-scream. Kumbaga, ang mga koponan kasi ngayon ay nagbabase sa kanilang mga scrimmage kung paano nga ba magperform ang mga ito bago sila isa lang sa mismong MPL. Ngunit para naman sa ating top number 7, John Paul Salonga, o mas kilala ng lahat bilang si H2 ng Next Play Evos. Ang kanyang koponan naman ay sobrang nahirapan sa kanilang pagsisimula dahil nakatanggap nga agad sila ng 3 sunod-sunod na pagkatalo sa pag-uumpisa pa lang ng MPL. Ngunit makalipas nga na maglaro si Rene J ay dito sila nagkaroon ng 3 magkakasunod na panalo mula sa Echo, RSG at Omega. Ang koponan ni H2 ay kasalukuyang nakapwesto ngayon sa top 5 ng MPL regular season. Bumaba nga sila matapos talunin ng Bren Esports sa kanilang naging huling laban. Ngunit tong si H2 nga ay nakuha ng 63% sa kanyang overall stats na ating pinagbasihan sa pagpili ng ating top jungler.
Pero ika nga nila, nasa week 5 pa lang tayo at marami pa ang ilalabas ng iba't ibang makukunan. At alam nyo ba na ang NXP versus Bren ulit ang maglalaban sa unang araw ng week 5? Tama ka ba tang dahil tayo nga ay nasa round robin na tinatawag ngayong MPL S8 na ang ibig sabihin ang mga nakalaban nila noong mga naunang linggo ay muli nilang makakalaban ng ikalawang beses. Dito mo rin makikita kung tama nga ba talaga ang sinabi ni Rene J na kung siya di umano ang naglaro ay maipapanalo niya ang kanilang laban kontra sa Bren Esports dahil ayon nga sa kanya humina itong koponan ng Bren ngayon at alam niya sa sarili niya di umano na kayang-kaya nila itong talunin. Pero ang sagot talaga dito kabatang ay ang magiging resulta sa week 5 dahil siya nga ay maglalaro o lalaro na katapat mismo ang koponan na sinabihan niyang humina. Pero humina naman talaga ang Bren kabatang kung pagbabasehan natin ang mga nakaraang season. Dahil kung hindi nga naman talaga sila humina, eh di sana nasa pwesto pa rin sila na kanilang nakasanayan at ito ay ang mataas na standing. Kasunod nito para naman sa ating top number 6, Kairi Rayos del Sol o mas kilala bilang si Kairi ng Onyx PH. Sa totoo lang nakakahanga ang taong ito dahil sa kanyang paraan ng pag-iisip. Lalong-lalo na noong sinabi niya sa kanyang interview at hindi pagpatol sa mga ibinabato sa kanya ni Carl TC. Dahil ayon sa kanya hindi siya mayabang at wala siyang balak sabayan sa mga pabalagbag na salitaan katulad ng ginagawa ni Carl sa kanya. Pero itong si Kairi at ang kanyang koponan ay kasalukuyang nasa ikalawang pwesto ngayon ng standing natin sa regular season. Dahil sa kanilang walong laro ay tatlong beses lamang silang natalo at ito nga ay nagmula sa koponan na Blacklist, RSG at Echo kung saan si Kairi nga ay nakuha ng 68% sa kanyang overall stats na ating pinagbasehan sa pagpili ng ating top 8 jungler. Pero para naman sa ating top number 5, J-Mark Aaron Lazaro o mas kilala bilang si Hades ang Batang Pasay. Ang koponan ni Hades ay kasalukuyang nakapwesto ngayon sa ating top 4 standing ng regular season na kung saan sila nga ay may siyam ng laban at limang beses silang tinalo ng mga koponan katulad ng NXP, Onyx, RSG at dalawang beses silang tinalo ng Blacklist. Pero itong si Hades ay mayroong 74% sa kanyang overall stats bilang isang jungler nitong Echo. Kaya naman para sa ating top number 4, Danery James Del Rosario o mas kilala bilang si Wise ng Blacklist International kung saan alam naman nating nasa top 1 o nauuna at walang katalo-talo ang kanyang koponan. Pero bakit nga ba nakapwesto pa rin siya sa top 4? Ito syempre ay dahil nakadepende tayo ngayon sa stats nila ng kanilang paglalaro at hindi natin mababago yan kabatang. Pero hindi ibig sabihin nito ay mahinang core si Wise, okay? Dahil ibang klase o ibang style lang meron itong si Wise sa pagiging isang jungler. Si Wise yung tipo ng jungler na matatawag nating hindi kalakasan bilang individual pero isang magaling na core pagdating sa isang koponan. Ibig sabihin isa siyang team player o mas nakikita mo ang lakas niya kapag kasama niya ang Blacklist dahil nga sumasabay siya sa galaw ng kanyang koponan. Marami kasi ang malalakas na jungler pero hindi nagkakaroon ng solidong chemistry sa kanyang team na nagiging dahilan ng kanilang pagkatalo. Ngunit itong si Wise ay nakakuha nga ng 76% sa kanyang overall stats na ating pinagbasehan. Walang labis at walang kulang pero para naman sa ating top number 3, KLVJ Cruzem o mas kilala bilang si KLVJ ng Omega Esports. Si Kiel at ang kanyang koponan ay kasalukuyang nakapwesto sa ating top 6 standing ng regular season kung saan sila nga ay may 8 laban na at 2 beses pa lamang silang nakakuha ng panalo at ito ay nagmula nga sa koponan na RSG at TNC. Pero kahit ganun ay hindi nagpapahuli itong si Kiel sa kanyang pagiging core dahil nakakuha pa nga siya ng 80% sa ating overall
overall stats na pinagbasehan. Ito yung nagpapatunay na wala sa standing o score ng inyong koponan ng pagiging malakas na core ng isang tao. Dahil uulitin ko, stats don't lie, at makita mo nga ang effort ng jungler ng dahil sa stats na meron tayo ngayon. Pero para naman sa ating top number 2. Carl Gabriel Nepomuceno, o mas kilala bilang si Carl TC ng Bren Esports. Matagal-tagal rin na panahon na naipinatili niya ang pagiging isang malakas na core sa MPLPH, pero ngayon ay tila ba bumagsak ng bahagya itong si Carl TC. Ngunit kabataang hindi na ito masama para sa kanya, dahil nga kung ating titingnan, ang kanyang koponan ay pangalawa sa pinaka may mababang punto sa regular season. Pero kahit pangalawa sila sa kulelat, abay pangalawa pa rin siya sa pinakamalakas ngayong season, at posibleng umangat pa nga ito sa kanilang mga susunod na laban. Ngunit itong si Carl TC ay nakakuha nga ng 81% sa kanyang overall stats bilang isang jungler. Partida pa nga ito na dumaan sila sa mahirap na parte ng regular season. Ngunit ito na nga ang ating bagong idol, at tuluyang nagpapakilala sa lahat ng mga tao sa ML community. Walang iba kundi ang rookie pero pinakamalakas na jungler ngayon sa MPLPH, walang iba kundi si Jonard Cedrix Caranto, o mas kilala bilang si Demon Kite ng RSG PH. Hindi nagsisinungaling ang stats kabatang, at hindi rin nawawala ang taong ito sa pagiging MVP sa kada tapos ng isang linggo natin sa MPL. Si Demon Kite ay nagpapamalas talaga ng lakas ngayong season, na kung saan sila nga ay nabansagan na agad bilang King Slayer dahil sa mga koponan na kanilang tinatalo ngayon. Si Demon Kite ay nakuha ng 85% sa kanyang overall stats na sadyang kahanga-hanga bilang isang rookie ng season 8. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong. Number 1, sino sa koponan na Onic PH ang may apelyido na Tarala? Pangalawang tanong, saang koponan nang galing si Demon Kite bago siya napunta sa RSG PH? Pangatlong tanong, sino ang ating top 4 jungler ngayon? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol nga sa ating top 8 jungler ngayong papasok na ang week 5. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong batang genyong gamer na si Inspi, na nagsasabing hindi hadlang ang pagiging baguhan para masabing ikay mapag-iiwanan, katulad ng ginagawa ngayon ni Demon Kite na talaga namang nakakahanga. Yun lamang po, at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!